Ayon, hello vlog, welcome to my guys. Kaya ngayon, magbabasa tayo ng isang comment ng isang pinaka mabuting subscriber dito sa aking comment section na si Herminigilda Gilda walang dangal. Ayan. Sabi niya sa akin, napakabay talaga, sabi niya, burog-burog pa din yung mukha. Burog. Tapos nag-reply ako sa kanya, sabi ko, di ko kailangan yung opinion mo. Hindi tayo mabait for today's video and the world and whatever it will take to me to win in this life and so on. So, ayun. Sasabi ko. So, yun. Let's do this. Ayun, hello guys! Welcome to my vlog! Sa mga hindi nakakilala sa akin, my name is Sam Galopi TV at ako isang vlogger na merong skin keenness journey na kung saan ang pinagmula ng itsura ko ay ganito at napunta sa ganito ang aking itsura. So, parte ng aking skin keenness journey ay gusto kong may matutunan ng aking mga subscribers tulad ng mga lessons na mga natutunan ko while ako ay nag-undergo ng iba't ibang treatments para ma-solve ang aking acne scars, iba't ibang klase, malalang-malala na problema ko dati. So, makikita nyo yon sa aking skin keenness journey. Meron akong playlist dyan. And of course, ito na yung lesson na ituturo ko sa inyo. So, ito ay series, maikli lang na video. And sa mga upcoming weeks, di ko pa alam kung kailan ko siya ma-upload. But, sunod-sunod yon na mga lessons na natutunan ko. So, yun, please don't forget to like this video, comment down below, and of course, subscribe to my channel. Also, don't forget to follow me on Instagram at Sam Galope TV. Play my songs on Spotify, Lumaban, and Turn Back Time. And of course, follow me on Kumu, Sam Galope TV, and all of my social media, kung ano-ano pa. So, ang una nating lesson for today's video and the next over, ayun, ay manage your expectations. Ayan, so speaking of expectations, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede ninyong i-expect pagpupunta kayo sa Envy o yung clinic na pinupuntahan ko ngayon. So itong nasa left, yan yung una kong photo with Envy, and yung nasa right, yan yung more recent photo ko with them. If you can see, napakalaki ng improvement. Look at my before photo. My skin really irritated, ang daming breakouts, and my pimples kung saan-saan, acne marks. Look at the pores, very malaki, napaka-sharp ng edges ng scars. Overall, lamog. Diba? Bukod pa yun sa buhok ko dito sa ilong ko na naiinis ako. Para bitin ng ibis, ang pangit talaga. Ayan, so makikita ninyo, grabe yung improvement. Look at the after photo. Glowing skin. Diba mo sa jaw area, wala na yung mga, of course, acne marks. Napaka-clear ng skin. Hindi na talaga ako nagkaka-breakout. As in, pa-isa-isa na lang yung pimples ko din minsan pa. And look at the improvement. And my skin looks firmer, healthier, and overall, diba, grabe ang improvement sa looks. Tignan nyo. Parang halos ibang tao na siya. Parang magkapatid sila, diba? Then yung isa yung hindi pinapabura ng genetics. Pero yung nasa right, tignan nyo. Glowing skin, very good. Very amazing yung improvement for me, ha? So, sasabihin nyo naman, ay Sam, baka ikaw lang yung nagsasabi niya. Kasi tignan mo yung ilaw, magkaiba. No. If you can see the ring light na nagre-reflect sa mata ko, it's the same. Almost the same angle, the same intensity. Envy, when they're documenting your improvement or your skin goals, araw-araw lagi nilang dia-document yan every time you visit. They use the same ring light, same intensity, same camera, same angle. And they can see the improvement and mabibigay nila yung kailangan ninyo. Hindi lang yan yung bibigyan ka lang ng treatment basta kumita lang sila. No. Kung ano yung kailangan nyo, yun yung ibibigay nila depende sa assessment nila sa'yo at saka sa improvement na nakukuha mo. So, sasabihin nyo naman, ay Sam, baka ikaw lang yung success story dyan sa Envy. No. Maling-mali kayo dyan. Actually, hindi lang ako ang success story ng Envy. Kaya, ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga clients sila. With permission naman to kasi pinakita rin sa akin to dati and of course, di ko naman to gagamitin ko walang permiso galing sa kanila. So, tignan niyo yung si ate, oh, si client. Tignan niyo yung noo. Grabe yung improvement niya after 4 sessions. I think fractional si auto laser treatment ito with PRP. Look at the improvement. Nag-glow ang skin niya buko doon and look at the scars sa noo niya. Yung may malaki siyang scars sa taas ng kilay niya, tignan niyo, wala na. Halos, tignan niyo, wala na. Ito yung sasabi ko, some scars will stay. May mga scars talaga na sobrang hirap tanggalin but they will improve drastically. Some scars, mawawala talaga. As in, mawawala. So, ang overall effect no, napakaganda. Mag-glow ka and look,
the skin texture, everything looks better dito sa after 4 sessions. So sasabihin nyo, ah, baka kayong dalawa lang yun, Sam. Baka kayong dalawa lang nakakaranas ng ganyang success sa Envy. Oh no! Kasi itong next naman na papakita ko to, mga kasabayan ko to sa Envy, actually nakita ko na rin to sila sa clinic kasi nakita rin nila yung video ko. These people, they're very happy, like me, sa improvement nila and sa success ng skin nila. Kaya nag-decide sila na ipahiram or pakita itong photo nila sa atin. File photos nila ito with Envy. So ito si Kuya, tignan nyo. Oh, look at the skin, the acne marks sa cheeks niya. Diba, hindi na ito halos red eh. It's maroon yung nasa skin niya, diba? Parang naging balat na yung acne marks niya sa sobrang grabe, diba? And look at the after photo. Look. This is what you can expect. Tignan nyo yung layo. Glowing skin. Grabe ang improvement. You can see it. Wala na ako dapat sabihin eh kung i-describe. Kayo na bahala makakita niyan. Look at the improvement. So, ito pa. Next. Oh. Tignan nyo. Diba? Nawala yung nasa jaw area niya. Actually, kahit yung buong sa cheek area ni Kuya, look at the improvement. So, though, what I'm saying is that may mga scars talaga na mag-i-stay, but halos hindi na rin siya mahahalata. Then may mga scars talaga na mawawala. And itong mga taong to, ilan lang kami sa mga patunay dyan. So, iyan yung mga pwede ninyong i-expect pag pumunta kayo sa Envy. Pero, bakit meron tayong mga subscribers na nagsasabi na, ah, burog-burog pa rin naman yung skin mo. Eh, yung skin mo, meron pa rin scars, hindi pa rin cutis marmol o cutis jolen. Bakit meron pa rin ganong pananaw o comment na nare-receive ako? Kasi nga, expectations are the root of all heartaches. Kasi kung ikaw pupunta ka sa isang clinic, then mag-expect ka na isang session lang, kikinis na ako, mawawala na yung scars ko na na-develop ko for how many years sa isang treatment, at magiging cutis puwet na ulit ng baby yung balat ko after the treatment. Well, you're just up for disappointment. Kasi masyadong mataas yung expectations na nilalagay mo sa isang treatment na kinakailangan ng recovery time at nagre-rely sa health mo, sa pagre-recover ng skin mo, sa time at saka sa quality at saka sa galing ng gumagawa ng treatment. There is a reason kung bakit tinawag ko na Skin Kinis Journey yung playlist ko about my journey. Bakit siya Skin Kinis Journey? Kasi nga ito ay isang journey. Madami kang pagdaraanan, madami kang challenges na kailangang lagpasan, madami kang kailangang gawin, madami kang kailangang tanggapin sa sarili mo para maabot mo yung goal mo sa skin mo. Hindi ito yung basta-basta na pupunta ka sa isang clinic or para kang pupunta ka lang sa dentista, papabunot mo yung ipin mo. Okay na, hindi ganon. This is a journey. You will struggle and you should love every part of the struggle para maabot mo yung katulad nitong naabot ko sa skin ko. Hindi madali yung pinagdaanan ko. I love the fact na hindi madali yung pinagdaanan ko kasi mas vina-value ko yung naging experience ko. What it takes to reach this thing na pagdating ko dito, ay pinaghirapan ko to. Ay, tinulungan ako dito. Ay, may namit ako na iba't ibang tao dito. Kaya I wanna thank Envy Beauty, especially kay Sir Angelo, na may mga times talaga na sobrang gusto ko nang sumuko. Ayoko na mag-vlog, ayoko nang i-document tong journey ko. I-encourage niya ako na Sam, trust the process. Laging ganun sinasabi niya sa akin. And that's what I did. And now I am thankful na, ay buti, nagtiwala ako sa proseso. Na yung expectations ko sa treatment nila, yung expectations ko sa mga kaya kong maging doon sa mga ginawa ng Envy sa akin, mas na-exceed pa nila yon. Kasi masyadong magaling, masyadong advanced yung techniques na ginagamit nila, yung devices and yung mga equipment nila doon. Look at my skin. So, ito na kasi yung pinaka-pruweba ko eh. Kasi hindi mo naman sasabi na, ay, burog-burog pa rin yung skin. So, I know na hindi ako ganun kakinisan, like makikita niyo naman na meron pa rin mga rolling scars, siguro ilan-ilan na lang. But napakalayo na ng inabot ko. So this is a journey. So ang mahalaga sa akin is yung improvement na nakuha ko, hindi yung expectations ng ibang tao, lalo ng mga nanonood. Ang importante sa akin is kung ano yung masasabi ko sa sarili ko. Pero bakit nga ba nabubuo yung ganong expectations? Bakit pumupunta yung ibang nagko-comment dito sa sabihin na, ay, burog-burog pa rin yung skin mo. Ay, parang wala namang improvement. Ay,
yung skin mo hindi pa rin kutis Jolen, kutis marmol, kutis porselana, or kasing kinis ng puwet ng nanay ng kapitbahay ng katulong ko. Bakit ganun, Sam? Kasi yung ibang tao na nagko-comment dyan, nasa likod ng cellphone, sa computer nila, wala sila magawa sa buhay nila, may mga problema sila sa sarili nila, and mas gusto nila na makita ng magsasuffer yung ibang tao kaysa sa kanila, kasi hindi nila matanggap sa sarili nila na may mali sa kanila. Number one, kaya nang babash sila, nagtatago sila sa ibang account. Number two, yung iba rin nating nagko-comment dyan is pumunta sila sa mga content creators, sa mga YouTubers na pupunta sa isang clinic na, well, hindi naman sila ganun katulad nung sa akin, then gagamit sila ng camera na hindi naman kasing linaw nitong bastos na camera nito, napakalinaw ng lente. Iba yung ilaw na, gaganon-ganon lang sila sa camera na sa cellphone nila. Sasabihin nila, hala, makinis na ako after one treatment. No. Hindi ganun. It's a journey. Kaya nabubuo yung ganun. Kasi pupunta sila sa mga ganung videos, then yun na yung expectations sila. Yun na yung nabuo, na hype na sila na, hala, kikinis ako, isang treatment lang. Hala, kikinis ako, isang session lang. Yun lang pala kailangan kung ganun. Pupunta lang ako sa ganitong clinic ng ganitong pangalan. Kasi mura na. Isang beses ko lang gagawin. Hindi na ako masyadong gagastos. No. Ako na nagbabasag. Nakita niyo yung journey ko from step 1 up to here, and you can see the improvement. You can see my journey. You can see my struggles. Umiyak-iyak pa ako sa camera. Yun yung pinakatotoo na eh. Hindi ko kayo lolokohin na sasabihin ko na, ay, kuminis na ako sa isang treatment. Though sa NV, sa isang treatment, may makikita ka ng improvement. Ano, gaganda yung texture ng skin mo. Makikita mo talaga. But the healing process takes about 3 to 6 months. Kasi yun yung sa collagen natin. Yun yung pag-perform ng collagen under our skin. The appearance ng scar mo, it will improve drastically as long as you are consistent, as long as you're willing to trust the process, as long na inaalagaan mo yung skin mo. Okay? So always manage your expectations when you undergo treatments na pinag-undergoan ko. Ayan, isa sa mga rason rin kung bakit maganda yung effect ng mga treatments ng NV sa akin is yung kanilang PRP or platelet-rich plasma. So, yun yung isa sa mga reason. So, nakadepende rin yun sa extraction nun, sa application nun, at saka kung gaano kagaling yung gumagawa sa'yo. Kaya siguro napakaganda ng effect sa akin. And yun. So, papasok na ako ng office ngayon. So, sinisingit ko lang to sa video. Kaya, ayun. So ayun, huwag kayong tumulad sa mga taong katulad ni Herming Gilda, walang dangal. Kasi yun yung mga tao na mas pipiliin nilang manira ng kapwa nila kaysa gumawa sila ng mga bagay na para sa sarili nila. Ayun, kaya sa mga ibang nagbabash sa akin, yung mga taong nagtatago sa likod ng kanilang cellphone, laptop at kung ano pang devices na ginagamit nila para i-project yung mga sariling problema nila sa ibang tao kasi hindi nila matanggap sa sarili nila. Kailangan nyo magnilay-nilay at magnilay-nilay kayo papunta at pumunta kayo sa Gintong Pakpak Eco Park sa Araya at Pampanga. Ayan. Kasi pumunta ako doon, tapos naisip ko na, ay, baka kailangan ng mga bashers ko. Okay, iba kong mga subscribers dyan na magandang lugar na kung saan pwede sila magnilay-nilay, mag-isipin nila kung paano nila isosolve yung problema nila at hindi mag-focus sa problema ng iba. Merong cafe doon, daming puno, madaming pwedeng gawing activities, madami kang pwedeng pag-stayan, napakagandang lugar, napakasarap rin ng pagkain, of course, syempre, Kapampangan dishes. Duh! And, ayun, napakaganda doon. Pumunta kayo doon, guys. Gintong Pakpak. Ayan, maraming salamat, Jasper, for accommodating us doon sa Gintong Pakpak. Manage your expectations, do all you can, struggle for your goals, love the struggle, love the process, even if it's really hard. Of course, you will get to where I am right now when it comes to improvement ng skin. Hindi mo man marireach yung dating balat mo na sobrang kinis yung bata ka, but it will improve drastically. There is hope. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga subscribers ko na pumupunta sa NV and binimension yung name ko kasi nakakakuha ako sa kanila ng mga free treatment. Of course, thank you rin sa NV, of course, for just existing and being there for me sa buhay ko, sa buhay ng madaming tao na nag-a-avail ng kanilang services na, diba? And of course, yan, maraming salamat. Kaya, guys, manage your expectations. Please don't forget to like this video, comment down below, and of course, subscribe to my channel. Follow me on Instagram, Sam Galope TV, my Kumu account, stream my songs on Spotify, Sam Galope, Lumaban, and Turn Back Time. So follow nyo na rin yung page ko sa
Facebook, and Sam Galopi TV rin ata yung pangalan ko doon. Diyan sa link sa baba, sa description, makikita nyo yung link ng Envy. Kung may promo makita kayo, i-avail nyo na. Kasi ganun ako nag-start. I just availed the promo sa kanila, then pumunta ako sa kanila. Then ayun, tuloy-tuloy na. Yun lang ginawa ko. Wala akong ini-expect na napunta na lang ako sa ganitong journey. Of course, maraming salamat sa mga subscribers ko na since day one, nandito para supportahan ako along the way. Minsan nang-away pa sila ng ibang basher dyan. So maraming salamat, guys. So yun lang naman. Abangan nyo ang ating next lesson. Stay safe, stay beautiful, and stay envied. Ayan, bye-bye!